Diyos ko, ano ba itong nangyari sa inyo? E buti hindi ganun kalala yung bangga niyo. Sakto yung tawag sa akin sa ospital ako, nakabili na ako ng dito mga... Dito muna kayo po para may etas ko pa. Saya ba? Hindi nang bayad, ha? Ito, Mangga Ben, pareho na okay nang iinamin ng gamot ni Lola ni, ha? Sige, malakas ang kutob ko. Bakit tayo? Kung hindi pangkaraniwa, aksidente yung nangyari sa amin. Di ba, Mang Ruben, sinigurado mo pa sa akin na walang diferensya yung sasakyan? Oo, kapapalit lang ng preno ng isang linggo, eh. Diyos ko. Teka. Si Waldo. Kasan si Waldo? Nako, siguradong magugulat yung pag nalaman niya yung nangyari sa atin. Sigurado yun. Kita, magpahinga na muna kayo. Ako na lang ang bahala kay Arian ng gabi. Tinawagan ni Arian si Waldo para makipagkita. Alam mo ba yun? Alam mo, kaya nandun ka. Ako ang mismo nagdala kay Arian doon. Alam mo na nandun si Arman? Kilala mo si Arman? Tristan, narinig kita na may kausap ka sa telepono. Ang sabi mo, gusto mo nang matahimik ang buhay niyo ni Arian. May kinalaman ba yung narinig ko sa nangyari kanina? Ikaw ba nagplano na magkita-kita kayo sa liblib ng lugar kasama yung Arman na yon? Magsabi ka ng totoo! Hindi. Ang gusto ko lang talaga magdesisyon na si Arian. Ang sino sa amin ni Waldong pipiliin niya? Yun lang ko. Inalagay ko pa si Arian sa kapahamakan. Sana nga, Tristan. Dahil sa kalagayan ni Arian, ipapakita ko sa'yo kung anong kaya kong gawin. Si Waldo. Ruben. Sobrang nag-aalala na ako eh. Asan ba yun? Tay! Na! Kuya, may dugo sa braso mo. Ano nangyari? Na? Minalas eh. Lalo na wala ng preno yung sasakyan. Mabuti na lang na ikabit nito si Mang Ruben. Medyo napuruhan nga lang si Mang Ruben, pati itong si Lola. Eh buti na nga lang, nasa likod kami ni Tatay. Asya-isya ka na, Waldo. Aksidente yun. Walang may gusto. Okay lang mo. Mabuti, okay kayo. Ano nangyari? Ito. Nga pala, Waldo, kanina yung investigador ang dami tinatanong sa akin. Eh, sabi ko, bumalik na lang maya-maya para ikaw na mismo yung makausap. Imposible ito. Paano hindi mapapansin ni Tatay na hindi okay yung preno namin? Lagi nga namin Tatay yung chip. Buti wala nangyari sa inyo masama. Hindi pa rin siguro namin talaga oras. Pero kung nagkataon, wala ka na uuwi ang pamilya. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Yan! Yan na lang ang magagawa mo ngayon. Magtanong, magibalita, magtaka. Muntik ka ng maulila, wala ka pang kamalay-malay. Kasi nasaan ka? Nandun ka kay Arian. Puro ka Arian! Si Arian! Si Arian ho na baril. Huh? Si Ate Arian? Sino daw ang may gawa? Kumusta siya? Walang malay. May witness eh. Si Arman tayo. Alam ko sa'yo. Ako pinupuntir yan nun eh. Umarang si Arian. Siya nang tinamaan. Iniisip niyo ba na may gustong sumabotahe sa inyo? Sir, katulad nga ho na sinasabi namin kanina pa sa inyo, laging nililinis ni Tata yung jeep niya, chinecheck niya, bago siya bumiyahe. Tama ho sinasabi ng kapatid ko. Imposible na hindi alam ng tatay ka na may problema sa sakin, tapos gagamitin niya. O sige, tignan natin ang anggulong si Medya. May kakilala ba kayo na nakakaaway ng tatay niya, na gustong bumante? Naku sir, eh napakabait ni Mang Kulas. Buong pamilya ko nila mababait. May isang taong malaking galit sa amin. Sa katunayan, pinagtangkaan niya akong patayin niya yung araw na to. Sino tong taong tinutukoy? Arman Natividad. Arman Natividad? Siya rin ang suspect sa pamamaril kay Attorney Arian Castillo. Kalalabas lang din niya sa presinto. Hindi nga pinagtataka namin. Paano siya nakalabas? Eh, murder yung kaso niya. Thank you.
isinakripisyo niya ang buhay niya para kay Waldo. Hindi ikaw ang pinili niya. Pero nandito ka pa rin sa tabi niya. Ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Sa pagkakataon na ito, nakasama ko yung pamilya ko. Salamat po sa pagkakataon na makakabawi ako sa kanila. Sa lahat ng mga pagkukulang ko. Salamat din sa Diyos at ligtas si Waldo. Sana ay ligtas niyo rin po. Ligtas niyo po si Arian at sana tuluyan na siya bumalik. Da. Nabalitaan namin yung masamang nangyari sa inyo. Gusto lang namin ipaalam sa inyo na handa kaming tumulong. Sino-sino pa ba magtutulungan kung di tayo? Manda siya sa aming lahat. Di ba mga kasama? Tama nga sila. Walang maton, walang siga-siga sa nagtutulong ang kapitbahay. Salamat sa inyo. Naman po. Ay, ito ho pala nagpaserok. Suwa ko ng mukha ng Arman na yan. Pamigay niyo lang ho. Ay. Sige po, ano na po kami, roon na po kami. Sasama namin kayo. Alika mo, Ruben, bumili tayong kape. Ano yung pinay ninyo, Dada? Ayan. Maraming salamat, ho. Ito. Singkat.
Pero pagkising mo, magkahiwalay na tayo. Nalayo na ako. Malayo-malayo. Yung sobrang layo. Pag nagising ka, tapos wala ako sa tabi mo, huwag na huwag mong iisipin na napagod ako. Kasi kahit kailan, hindi ako mapapagod. Kasi hanggang... hanggang sa huli, mahal-mahalin kita. Kailangan ko na siguro kasing gawin to dahil... ito yung tama. Ang daming napapahamak na. Ang dami nang nasasaktan. Ngayon ikaw. Sagot ko eh. Alam kong mahal mo ko. At saka ikaw pa rin yung Arya na gagawin ng lahat para sa akin. Yun yung babaunin ko. Maging makasarili. Sama sa Sir Tristan. Babawiin ang sinabi ko. Yun ang totoo. Ma'am, sigurado ba kayo sa mga pinagsasabi niyo laban kay Mr. Rosado? Alam ko ang mga narinig ko. Hindi kaya ng konsyensya ko na manahimik lang. Pero ma'am, talagang sigurado kayo? Si Mr. Tristan Rosado? Eh, hindi ba siya yung mapapangasawa ng pamangkin ninyo? Oo, sir. Sa mga narinig ko, hindi malayo nakasabot siya ni Arman. Maaaring siya nag-utos sa patayin si Waldo Del Mar dahil karibal niya si Waldo sa pamangkin ko.
information. Tanong mo dun sa information. Excuse me, Bob. Saan mo ba yung kwarto ni Ariel Castillo? Mr. Lozado, pwede ka ba namin may imbitahan sa presinto? Bakit? Tungkol ito sa pamamaril kay Atty. Ari Castillo at sa tagapagpatay kay Renualdo Del Mar. Sandali ho! Saan niyo dadaling dati ko? Sabi ko, masandali, anak ko, ha? Sige, sir. Honey, kakausapin lang nila ako. May tatamo nga sila sa akin, okay? No, I'll be fine. Ikaw lang mga mahalang ito, Tari. And if you need anything, call your mom, okay? Sir Lozada, tayo na. Dad! No! Dad! 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 Call your mom if you need anything. Sa presinto. Kailangan akong magbigay ng statement eh. Hindi ko lubos maisip na magagawa ni Sir Tristan yon. Hoy, tiran mo naman yung pusa. Eh di ba sinabi ko naman sa inyo noon na may tinatagong kuluyan? Oo na, pero hindi yung papatay siya ng tao. Kundi si Raulo, eh demonyo lang makakagawa nun. Na. Ewan ko kung anong magagawa ko sa kanya pag nakita ko siya. Manan! Hindi pwedeng sabihin niya yung mga bagay na kasi wala pa tayong pruweba na si Sir Tristan nag-utos kay Arman. Wala ka nang mga. Ay. Sasama ako. Sasama ako. Wala. Huwag na po. Sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Pagkatapos ng nangyari, hindi ako mapapanatag kapag hindi kita nakikita. Okay. Kung ganun, sasama na din ako. King, sumama ka. Ha? Ay, kalantan. Bibis muna ako. Huwag na. Bakit? Pupunta ka pa sa mall? Dalyan mo na. Ha? Seryoso ko ba dyan, Tay? Kahit nakabrief ako, aalis ako. Diyos kong bata ka. Hindi ka dapat kumakain na nakaganyan. Lakad na ako, Tay. Sasama ako. Aaminin ko. Meron kami hindi pagkaintindihan ng Delmar. Pero hindi sapat yun para ipabaril ko siya. Anong ginagawa ni Tristan dito? Bakit siya dinala dito? Jenna, pwede ba? Ano pwede ba? Tatahimik na lang ako? They're treating you like a criminal here. Hindi naman ho sa ganun, ma'am. May mga kailangan lang kami itanong sa asawa ninyo. Dating asawa? Sa dating asawa ninyo, may natanggap kasi kaming impormasyon mula kay Ms. Rosita Natividad na baka may kinalaman siya sa nangyaring pamamaril. Hindi magagawa ni Tristan yun! Bakit, ma'am? May nalalaman ba kayo? Wala. But I can prove to you na he would never do something like that. Mali ang binibintan niyo sa kanya. Para hindi kita matalakan. Totoo naman, di ba? Matapos siya kayo bigyan ng magandang buhay, ito pa ang igaganti mo sa kanya. Pinahamak mo si Tristan. Wala kayong utang na loob! Mag-chain, Gold Digger! Hoy! Naintindihan ko yung Gold Digger, ha? Kung totoo yung sinabi mo, noong pa sinamantala na ng pamangkin ko yung dati mong asawa na patay kay Arian, ikaw, nai-insecure ka dahil sa mata ni Tristan, laos ka na, di ba? Hindi ako nai-insecure sa babaeng dating escort girl na pinagpasapasahan na ng ibang lalaki bago ginawang tao ni Tristan! Hindi masama, pamangkin ko! Ikaw ang masama dahil pinindel mo ang ex-jowa mo! Malandi ka! Malandi ka! Uy! Totoong may kinalaman si Tristan. Mananagot ang taong sumira sa buhay ni Arian. At hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli ang lahat ng may kinalaman sa pamamaril kay Arian kahit presidente pa siya ng Pilipinas. Pathetic! Pathetic! Ikaw, tinamaan ka ng lintek!
Hello? Diyos ko, huwag ka munang uuwi. May lalaking humahanap sa iyo dito. Wala akong tiwala sa pagmumukha niya. Hindi ko pinapasok. Nasa labas lang siya. Asan ka ba? Oh, wala. Mamay, please, just say that I'm in an out-of-town trip na hindi ako dyan matutulog. Ikaw na ang bahala, please. Sige, sige. Okay. Mag-iingat ka, ha? Sige, thank you. Wala na akong business sa'yo, Armand Natividad. Wala ka na rin pakinabang sa akin. Sapristan, totoo ba? Pinapapatay niyo kay Armand? Pinapapatay niyo kay Arman? Sa hindi nang galit ka sa'yo sa pagtatarito mo sa akin, hindi ko na kailangan yung sa'yo magpapatay sa'yo. Sana ako na mismo kung ano. Lalo nung yung nalaman mo kung pinagtarito mo niyo ako ni Arman. Pero hindi ako makamatay tao. Kung wala ka pag-aala ka sa nangalan ko meron. Sir Tristan, napatay ko si Dondong noon dahil pinagtatanggol ko si Arian. Meron ako akong tangan. Ang buntik na rin sa mamatay talaga rin sa'yo, ha? Wala natin paikulin itong usapan na ito, Waldo. Wala kang karapatan para pagbintangan ako.